Magandang umaga sa Bautista, muli ng Panginoon. Sa oras na ito, ating papahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus, ang aking pamagat ay Christ means everything to us. Our theme, Christ's teachings enrich our lives so we may live a life full of meaning, purpose, and determination that make a difference in this world. Basahin po natin ang Colossians 3:17, dalawang verses lang po ito. Sayan na po natin ang sabay-sabay. Let the words of Christ in all its richness live in your hearts and make you wise. Use His words to teach and counsel each other. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with full hearts. 17. And whatever you do or say, let it be as a representative of the Lord Jesus, all the while giving thanks through Him to God the Father. May God bless the reading of His Word. Praise God. The world is listening to the teachings of known founders of various religions such as Gautama Buddha from India, Confucius from China, Tao Te Ching from China rin. Si Tao ay founder ng Taoism. Actually, philosophical group yan, hanggang ito ay naging religion ng mga Chinese. Confucius, philosophy lang yan, pero naging religious group na Confucianism. At kapagaling yan sa China. At si Muhammad na taga Mecca, Saudi Arabia. At alam natin, siya ang founder ng Islam o Mohammedanism. They all live and their teachings were followed by those who believe them until their teachings became their religion. Dati, filosofiya lang, sayings, wisdom, thoughts, ganon. Until these groups became religious groups. All of these founders died without coming back to life again. Unlike our Lord Jesus, who died on the third day, He rose from the dead. He rose again so that those who believe may have an everlasting life. So yun ang kakaibahan, ano? From philosophical, sa mga moral teachings tulad ni Gautama Buddha, hanggat ito ay gawing religious belief system. Naging sistema na lang kanilang paniwala. Pero pagamat hindi, sabi natin, nagbigay ng kakaiba o himala ng pagbabagong buhay sa mga followers, unlike our Lord Jesus, but their teachings continue to live on, papatuloy ang kanilang mga turo from generations to generations. Pero ang tanong, mamaya isi-settle natin yung mga katanungan na yan. Nung panahon ng ating Panginoon Jesus, ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo na manatili ang mga katuruan ni Kristo sa inyo. Manatili ang kanyang mga salita, mga aral. Basahin ko sa ICB. Let the teaching of Christ live in you richly. So from that point, kung mananahan ang salita ng Diyos sa atin, ito yayabong o sasagana ang ating buhay. Pero hindi ko sinasabing mahihirap yung followers niya. Maraming mayamang mga Muslim na follower ng Islam. And then Confucius, Tao, maraming Japanese na followers ng Taoism. Lalo na ang Mohammedans o mga Islam na the fastest growing religion sa panahong ito. Maging sa Pilipinas, ito ay tinuturing na pinakamabilis. Yung rate of increase ng membership nila. It's merely more on the teachings. Kasi very, ano sila, sabi natin, strong ang teachings hanggang sa ikamamatay nila ang turo. In fairness sa mga kababayan natin, mga kapatid nating Pilipino, followers ng Mohammedanism, they even want to die for their religion. Kaya nga may extremity, mayroong ISIL, mayroong, alam niyo na, mga radical na paniniwala. Kaya walang tigil o hindi mahinto ang gera sa Middle East at maging ilang parte ng Africa na nagiging tulad sa Libya, ilang taon na yan, dahil they believe in jihad or holy war. Na their belief system had influenced them to become warriors. Manatili silang mandirigma. Handa silang magpaka-suicide at mamatay. With those suicide bombers, sabi nga, babae o lalaki, nandoon sila sa katatayuan na yun because they believe in jihad. Tayo, Ephesians chapter 6, tinuro doon ni Apostle Pablo na we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakipagdigma, hindi tayo nakipagtunggali o nakikilaban sa laman at sa dugo. Hindi tao ang kaaway natin, sabihin ng Ephesians 6:12. Kundi yung mga kapangyarihan, yung mga nagaharing uri sa kadiliman, sa kaitaasan, sila yung ating kinakaharap dito sa spiritual battle. Through prayers, sabi sa verse 18, pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. So, spiritual battle lang kinakaharap natin. Not necessarily we have to raise arm against the government or against any group. Kaya salamat sa Panginoon, ang teaching ng Panginoong Jesus ay may impact sa buhay natin.
pinakikita niya na ito ang magpapabuti sa buhay natin at magbibigay ng magandang kinumpasan. Ito rin ang magpapa-enhance o magpapayaman ng ating buhay kasama siya o sa piling niya. Now, Christ's teachings gives life to the world, sabi sa John 6:33. My teachings, my word gives life to the world, sabi niya. So, ang dapat talagang mananaig sa mundo ay teaching ni Christ. Pero, hindi ginawa ito ng mga Hudyo, hindi ginawa ito ng mga ilang Kristiyano, di ilan lang ang gumagawa. Kaya, hindi lahat ng mundo ay may life of Christ, life coming from God. Pero sinabi ng Panginoon, ultimately, His teachings give life to the whole world. Sa verse 63, ganun din. You know? John 6:33 and 63. He came to give life to many. More abundantly, sabi sa John 10:10. So, yung teaching ng Panginoon will give us life more abundantly. Yun na nga ay kung susunod tayo sa salita niya. Minsan, naituro o na-share sa message ng Wednesday si Pastor Reggie, huwag nating limitahin ang salita ng ating panampalataya, ang salita ng Diyos, faith. So, doon makikita natin yung kahalagahanan ng life. Life in Christ and His teachings. Mahalaga yun. Hindi yung tinuturo natin, pero not consistent with the life of Christ. Iba rin yun. Marami nagtuturo ng salita ng Diyos, but their lives are not consistent with God, with God's will, Christ's teaching. Kaya magkaiba yung life and teachings. Okay, nung ako'y college, parte ng curriculum yung Jose Rizal. Rizal's life and ang kanyang historical information at teachings, yung mga sulat ni Rizal, tulad ng Noli, El Filibusterismo, ngayon. Kasama yun sa curriculum, ngayon hindi na. Kaya yung life ay mahalaga, yung life natin ay mahalaga ayon sa teachings ng ating Panginoon. Ipinamumuhay mo yun, yung teachings na yun. Now, aking tatalakayin dito, susunod, the meaning, purpose, and destiny of life. Yung buhay natin dito sa mundo ay kailangan maintindihan natin yung kahulugan nito, yung purpose, yung layunin, at yung patutunguhan, yung hangganan ng ating buhay habang tayo'y narito sa lupa. The meaning of life. The Bible defines the meaning of life. What is life? Yan ang tanong ni James chapter 4 verse 14. Ano ba ang buhay? Ano bang kahulugan ng buhay? It is like a mist. Parang ano lang to, yung buhababa, hamog o toy bula, no? To isang hangin lang na may kasamang konting tubig or usok, fog. Ibang salin, fog ang ginamit. Kaya naglalaon agad ano daw ang buhay ng tao. Ayon kay James chapter 4 verse 14. So, panag mo kung anong kahulugan ng buhay mo. Ano ka ba? Bula? Usok lang? Fog? O isang sandali lang na nandito pag yaon, nawawala na? Man's life is defined by the Bible. Ito yung kahulugan ng buhay na binigyan ng Panginoong Jesus na kahalagahanan at kahulugan. At itong sinabi niya sa Luke chapter 12 verse 15, Jesus' teachings about life is that life does not consist, defined, and measured by one's possession, success, and wealth. Tatlo yung ginamit ko, no? Although possession yon, pero hindi ka naman, hindi dadami, at hindi ka naman makikilala kung wala kang possession, at hindi mo masasabing successful businessman ka, successful professional, o successful leader, kung hindi ka maitatanyag o maitataas at kung wala kang ari-arian. So kasama yung wealth. Passion, success, and wealth. Ay nadudong po. Pag sinabing senador ka, may millions ka. Kasi hindi ka na makakatakbo niya kung wala kang pera at wala kang support. Mayroong sumusuporta, hindi lahat ginagastos, so may ipon pa sila. Kumita pa sila. Kahit natalo, may millions pa rin sila. Kasi na-erase nila yon ng pondo para sa kailang political career. Sabihin natin, campaign pan. So sabi ng Panginoon, ang buhay ay hindi nasusukat. Hindi ito ang kahulugan o binubuo ng anumang iyong pag-aari at hindi ito nasusukat sa lawak o dami ng iyong ari-arian. He said, life is more than food sa Luke chapter 12 verse 23. Ang buhay ay higit pa sa pagkain. Kaya kakasakit din ng kalooban. Alam natin, hindi Kristiyano yung mga nagsasalita ng mga daing nila sa gobyerno. Legitimate yun. Natatakot, wala nang makakain, mga drivers sa Divisoria, mga ganoon lugar, ay ang nangyayari sa kanila, wala na raw silang kita, wala pang pagkain. Namamalimos na mga driver. Kasi may fear sila na wala silang makain. Pero sabi ng Panginoon, life is more than food. Ang pagkain na higit pa sa buhay. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay sa pagkain. Kaya sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, kailangan balanse, hindi ka lang dadain, wala kang makain. Kailangan hanapin mo rin, makakain ka ng spiritual food mo. Yon ang kakailanganin nating turo, aral sa buhay natin para balanse ang buhay natin. Pangatlo,
Christ teaches that He is the source of life. Tinuturo ng Panginoon na siya ang pinanggagalingan ng buhay. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. I am the way, the truth, and the life. So kailangan doon tayo lumapit sa nagbibigay ng buhay, the source of life. That is eternal life. Eternal life. Kaya nga sabi doon yung life na yon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So life na ibinibigay ng Panginoon ay everlasting. I have come that you might have life. So doon umiikot, doon pumapaloob, doon ang containment, doon ang gagaling. Life rests on the Lord Jesus Christ. Kaya doon tayo nagdo-draw out, kumukuha ng kahulugan ng buhay para tayo ay nagtatagumpay. He gives life to whom He will, sabi niya, John 5:21. Nagbibigay yung Panginoon Jesus ng buhay sa gusto niya. Bakit gusto niya? Kasi whosoever will, sino mang gustong lumapit sa Kanya, sumampalataya ay magkakamit, makakamtan ang buhay na walang hanggan. Whosoever will, sabi roon ng John 3:16. Kaya bibigay niya ng buhay ang sino man humihingi sa Kanya o lumalapit. Number two, the purpose of life. Kilalang kilala ito sa tanong na, why am I living for? Why am I here on earth? Why am I living for? Pinasikat siya nung panahon dekada 70 ni Eddie Pellegrina. Maagang kinuha yan ng Panginoon. Naging idol kasi ng kanyang bakya crowd, tawagin nga nila. Why am I living for? Sasamahan pa niya ng if not for you. Eh, kaso, hindi yun ang punto ng kanyang message. Eh. Kailangan may purpose tayo sa buhay na ito. Tumbukin natin kung ano yung purpose na yun. Quote unquote, you are not your own, sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 6:20. Hindi na kayo ang may pagmamayari ng buhay nyo. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, yun ang purpose ng buhay natin. To honor God in our body. Binili na tayo ng may malaking halaga, sabi sa NIV. God paid a great price for you to use your body to honor God, sabi sa CEV version. Dito, we no longer live, letter B, we no longer live for our own purpose, but for Christ alone. Christ alone. Okay, 2 Corinthians 5:15 sa NLT version. We live to the Lord, sabi sa NLT version ng Romans 14:8. We live to the Lord. Namubuhay na tayo para kay Kristo. And Philippians 1:20-21, we should live together with Him. Mamuhay tayong kasama siya, together with Him. Kaya anumang problema mo, pangangailangan mo, o dinaranas mong pagsusubok, laging kasama pa rin siya. Kasi yun ang sinasabi. We live together with Him. 1 Thessalonians 5:10. Sa Romans 8:28, letter C, ito ang sinasabi. Alam na natin yun. All things work together for good to them who love God and to them who are the called according to His purpose. So, live within the purpose of life as we walk with Him. So, yun ang tutumbukin nating purpose ng buhay. Sabi sa Romans 8:28. And lastly, number two ng purpose, sabi ni Paul sa Galatians 2:20, one of my favorite verses yan. And the life which I now live in the flesh, sabi niya, quote unquote, I live by faith in the Son of God. So ang buhay na kanyang ipinamumuhay na sa katawan niya, ay ipinamumuhay niya na ang kanyang buhay sa panampalataya sa anak ng Diyos. So all out for Jesus. All for Christ alone. So yan ang malinaw na tinutumbok ng turo ni Kristo na dapat tayo mamuhay na para sa Kanya. The goals of life. So yung goals of life, no? Ang goals of life, ibig sabihin ng goals ay yung minimiti, yung nais mong makamtam na nilalayo mo mangyari. Goals, aims, interchangeably ginagamit yan sa Bible sa iba-ibang salin. Sabi sa 2 Corinthians 5:9, ginamit yung aim. Let it be our aim. So we make it our goal, sa NIV version, to please Him. Whether we are at home, in this body, buhay man tayo sa kasalukuyang ito, sa katawan, or away from it, or away from the body, meaning present in the Lord. Okay? So our aim is to please Him always. Our goal is to please the Lord. Lahat ng mga goal settings natin ay dapat mauwi sa ikapupuri, ikalulhati ng ating Diyos. Para malugod siya sa ginagawa natin. Yan ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:9. Now, Romans 15:20,
si Paul sa ministry goal niya, that is ministry goal, my aim to preach the gospel. So sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanya, may ambition, pero aim niya, no? Mababaw ang ambition eh. Wow, may ambition ka pala, ambisyoso ka. Eh, hindi nila naiintindihan yon. Pero sasalin lang yan. Pero we use aim or goal to preach the gospel. 1 Peter 1:18, God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. Sa 1 Peter 1:18 ay tinubos tayo ng Panginoon. God paid the ransom to save us from the empty life. Mula sa walang kabuluhan ng buhay. Empty. Kawalan ng buhay. Tinubos na tayo dyan ng Panginoon. Gusto ko itong sali na ito sa NLT. God paid the ransom to save us from the empty life na minana natin sa ating mga ninuno, so that your faith and hope are in God, upang sa gayon, ang inyong panampalataya at pag-asa ay sa Diyos lamang. New King James Version sa verse 21. Ito yung thoughts ng ibig sabihin niyan. If we have goals of life, kung meron tayong mga mithiin sa buhay, according to the teachings of Christ, then we know what are the priorities we have in this life. Sa gayon, matututunan natin kung ano mga prioridad o pangunahing dapat nating gawin sa buhay. Yung prioridad, yung dapat mga una. Your priority determines your destiny. Nawa may sulat nyo, may tanim ito sa inyong puso. Your priority determines your destiny. Ano bang ginagawa mo ngayon? Ito ay mauuwi o may kaman sa iyong huling hangganan. Dapat ganun ang tumbok. Pero kung ano man mangyari sa akin, basta gagawin ko ito. Ah, hindi niya alam yung destiny niya yun. Mali rin yung priority niya. Kasi sinasabi niya, ano man mangyari, whatever happens, kung ang bahala rito. So, yung parang ano yun eh. Alam yung bahala? Leave it to Bathala. Yan ang kasabihan ng ating mga ninuno. Bathala. Meaning, leave it to Bathala. Yan yung kahulugan ng bahala na. Kaya yung mga ninuno natin, dahil sumasamba kay Bathala, leave it to Bathala. Hindi pwede yun. Kailangan leave it to Christ. Hindi mo nung kilala kung sino yung bathala na sinasamba mo sa bundok, sa tubig, sa kalawakan. Animistic na tayo nung ating mga ninuno. Empty life. Animistic, ibig sabihin yung walang buhay na bato, kahoy, ay ginagawa nila ng buhay. Kaya nga animation eh. Natuuso ngayon yung salitang animation. Drawing lang yan, pinagagalaw. Na tinatawag na sa isang rate ng galaw, no? Maaring 72 frame per second yan. Mga ganyan. Ang bilis ng action yon, okay? Kaya hundreds of thousands na drawings para bumuulang na ng napakaliit, no? Ilang minuto lang na cartoons. Ang buhay natin di ganun. May buhay tayo mula nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. And lastly, the destiny of life. Destiny of life, sabi sa Jeremiah 29:11. Yun ang isa sa foundation natin ng destiny. Ang destiny ay yung isang kabahantong. Ano ba yung kahantungan ng buhay mo? Dapat alam natin yan eh. Kaya ang sinabi ni Paul sa Colossians 3:16, 17, with all wisdom, gamitin natin, arukin natin ang salita ng Diyos. Although hindi naman perfectly maarok, pero yung ano tinuturo ng revelation ng Holy Spirit sa ating buhay, tulad ngayong naranasan natin, it will give us wisdom of life. Ibigyan tayo ng wisdom ng buhay. Hindi yung ilang palpak na, ano, ilan ang kinasama niyang babae o lalaki, o babae sa babae, lalaki sa lalaki. They try to explore life. Kala nila, doon sila liligaya. Ang sabi ng kanta, kung liligaya ka sa piling ng iba, eh wala, inagaw na, nagkaap ng ibang bahay na raw. Lumipat na. Kasi hindi yun ang purpose. Hindi yun ang kanyang destiny. Hindi yun ang kanyang buhay na dapat niyang kainatnan. Hindi yun. That is his choice. That is his own responsibility for choosing his own decision. Mapahamak man siya o maging maganda man ang kanyang buhay. So, he makes a decision of his own. Kaya, dalawa yung destiny. Isang destiny designed by God and destiny of your choice. I think ko po, destiny ultimately is designed by God. Yung may nilaan siya roon. Pero, may destiny by your own choice. Ikaw ang pumipili ng yung destiny. Kaya, the destiny of life, Jeremiah 29:11, tingnan natin to in God's perspective. Tingnan natin to sa pananaw ng Diyos, yung kalalagayan niya. Tinatayuan niyang pangako na buhay para makamtan natin yung magandang kahinatnan ng ating buhay. Kaya nga itong pandemic na yan eh, wala yan eh. Walang sinabi yan. Walang binatbat yan pag alam mo ang plano ng Diyos. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Basahin ko sa NET, net. For I know what I have planned for you. Ganda ito, no? Plan, ibig sabihin, bago pa mangyari, nakasulat na, nakaplano na. Kaya past tense, I have planned for you, says the Lord.
I have plans to prosper you. Nais kong managana kayo sa aking plano. So, master plan ng Panginoon yun na tayo ay managana sa lahat ng bagay. 3 John 2. I wish that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Yung tripartite blessings na yan, physical, material, at spiritual, yan ay dapat nating taglay sa ating buhay. I have plans to prosper you, not to harm you. Yan. Ayaw ni Lord na sasaktan ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, anak, I don't mean to hurt you. Ikaw lang ang sabi niya kay Saulo, Saulo, ba't mo ko inuusig? Sino ka, Panginoon? Sabi ni Paul, Saulo, ang lumay niyang pangalan. I am Jesus, whom you crucified. It is hard to kick against the prick, sabi niya. Mahirap sumipa sa matulis na bato. Ikaw rin ang masasaktan. Kaya sabi ko, God doesn't want to hurt you. Ayon ang Panginoon, masaktan ka. So, ang plano niya is not to harm you. Harmless ang Panginoon. I have plans to give you a future filled with hope. Yan, napakaganda nun. Sa NIT, filled with hope. Bigyan ka ng kinabukasan na puspos ng pag-asa. Pag nag-stay yung pag-asa mo, it will become your faith. Faith of the things you hope for. Letter B, God's ultimate plan for our destiny is to receive the eternal life through His Son, Jesus Christ. John 3:16. Ang ultimate purpose ng Panginoon sa atin para makamta natin yung hangganan natin sa kabilang buhay na kasama siya ay sa John 3:16 na ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Acts chapter 20 verse 24 sa ERB, easy to read version, yung isa sa mga bagong salin. Bira ko gamitin ito, pero maganda yung salin na ito, ERV. I don't care about my own life, sabi ni Paul, Acts 20:24. I don't care about my own life. Wala na akong pakialam sa buhay ko, kung ano man ang gusto ko. Kung ano man ang gusto ko, wala ka ng pakialam dyan. The most important thing is that, at ang pinakamahalagang bagay ay ito, that I finish my work. Matapos ko ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. I want to finish the work that the Lord Jesus gave me to do. Gusto ko matapos ang ginawa, binigay sa akin ng Panginoon na para tapusin at yun nga, to tell people the good news about God's grace para maipahayag sa buong sangkatauhan ang mabuting balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. Ephesians 2:8-9, verses chapter 2 verses 8-9. So ito ang ating application and reflections. The teachings of our Lord Jesus will really mold, shape, and equip us. Ito ang huhubog at magbibigay ng magandang sukat at magdadagdag sa ating kaalaman, kakayahan, because His Word says, we are meant for better things. Na-share ko na ito noong April 19 sa ganito Zoom stream, video stream, because we are meant for better things. Things that come with salvation, sabi sa Hebrews 6:9, NLT version. Yung mga bagay na gusto na mangyari sa atin ng Panginoon ay yung accompany o kasama ang kaligtasan na Kanyang ibinigay sa atin. Hindi siya magbibigay na mawawala tayo sa Kanyang kaligtasan. Hindi siya magbibigay ng anumang pagpapala para tayo ay lumihis ng ating destiny. Hindi rin siya magbibigay ng anumang hinihingi mo na kontra sa plano niya na ikaw ay magtagumpay sa buhay na ito na kasama siya. He will not contradict His words. Sabi nga, okay? This is because God's ultimate destiny for our life is eternal life, for us to be with Him and to be with Jesus forever and ever. John 14, verse 3. I go to prepare a place for you. Ako ay aalis para pagandaan kayo ng iyong matutuluyan. So when it is ready, sabi niya, kapag handa na yon, I'll come back again to receive you. Yan, para kunin kayo. At kung saan man ako paroroon, dun din kayo paroroon. So that you will always be with me where I am. Yan ang ultimate destiny natin. Wala pa akong nakarinig niya ng mga preacher o mga pastor, kahit mga bishop na itong sinasabi. Ultimate destiny. Kasi nga, may ibang turo ang destiny niya o tinatawag na predestination. No? Wastak yun, sira yun. May lamat yan, hindi tatatagyan ganong turo ng predestination. Ito ang predestination ng Panginoon. Kapag ikaw ay kasama ko lagi, ikaw ay aking babalikan upang sa aking muling pagbabalik, kukunin ko kayo at makakasama niyo ako kung saan man ako naroroon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. That is what I call in theological position. Kasi predestination is a theological position ng mga Baptist Evangelical. And this is my theological position. That as long as we are in Christ, we live with His purpose. We know what
the meaning of life is and our goals is our priority that will determine our destiny. So when the Lord comes, we will be with Him and forever, wherever He will be. Habang buhay, kasama natin siya. Sa buhay na ito at maging sa kabilang buhay. That's the ultimate destiny God has given us. Sabi ko nga, ngayon ko lang minaysin yung ganitong napakaliit o sandali lang na less than 30 minutes, pero bigay mo na lahat. Buong buhay ko, nang wala nung nakilala kong Panginoon, November 29, 1974, hanggang ngayon, na pinapangaral ko pa rin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Alam mo na yung tumbok mo eh. Alam mo na yung tinutumbok mong buhay. So our conclusion, Christ means everything to us. Si Kristo ang lahat-lahat sa buhay natin. Kaya may kanta tayo, si Jesus ang lahat sa buhay. Kaya may saya. Eh, hindi lang saya. Kaya tayo ay may katiyakan sa ating pinaninindigang salita niya. Therefore, His teachings must live in us richly. Okay? Richly, sabi dun sa binasa natin, Colossians 3:16. Richly, flooding us, quote-unquote, with all wisdom. Flooding, ang ganda yung salita na yun. Flooding, babahain tayo ng mga katuruan at manalahan ng tulong ni Kristo sa ating buhay. Richly, that will make us wise. Sabi doon, make us wise. Ganda nito, with all the riches. So kung buhay mo ay pinagyayaman ng Panginoon, not merely possession or wealth, riches, kailangan din mo yun siyempre dahil para ipalaganap mo ang kanyang mga aral. Lalo na pag tinaas ka ng Panginoon, titingalain ka ng mga tao dahil nandun ko sa mataas na stage, kaya titingalain ka ng mga tao. So yun, nangangaral ka ng kanyang salita at ang salita ng Panginoon ay magpapayaman din sa kanila. Let the word of Christ live in you richly. Kailangan manahan ang salita ng Diyos sa atin ng mayaman. Flooding you with all wisdom. Hallelujah. Binabaha, parang blood flow. Ay, malakas na daloy ng baha. Madaling makapapuno ng anumang karsada, anumang bayan. Flooding you with all wisdom. So dito manggagaling yung wisdom natin. Apply the scriptures that you teach and instruct one another. Sa bawat isa, one another. Itong pag-usapan natin, hindi yung walang saysay, walang wisdom. Ano ba matututunan ko Diyos sa kwento mo, sa sinabi mo? And with psalms, scriptural reading, some reading, and the festive praises. Masayahing papuri, pag-aawiran with prophetic songs given to you spontaneously by the Spirit. Yan yung salitang spontaneously. Kumanta ka ng at your own spontaneously. Associate to God with all your heart. Ito yung buhay natin na pumapaloob at dito tayo pagyayamanin ng Diyos sa uli ng pamumuhay na nais niya sa atin. Part of the another conclusions, read the scriptures o magkaroon ka lagi ng pagbabasa ng salita ng Diyos para lalo ko pang lumama. How we live in Christ and with His teachings will determine the difference we make in this world. Ulitin ko po, how we live in Christ and His teachings will determine the difference we make in this world. Let us impact the world for the glory of our Lord Jesus Christ. Yumuko po tayo at manalangin. Panginoon, salamat po. Let us impact the world with your life and teachings that dwell in our lives. Nananahan sa aming mga puso. To make us rich in all things, that we may proclaim your glory and honor. Samandako kami, dalhin mo mo. Dahil yun ang gusto mong pagyamanin sa buhay namin. At kahit ang mundo ay naghihirap, ang salita mo naman ang nagpapasagana sa amin, Panginoon. Ang buhay na may pag-asa, filled with hope. Ang buhay na puno ng pag-asa. Kahit ang mundo ay, sabi nila, 2 taong may git para makarecover sa may git, $20 trillion na nawala ng 3 buwan na pandemic. So binabasa na ito ng mga negosyante, mga ekonomista, sabi ng IMF, Lord, pero hindi kami naniwala na tens of trillions of dollars na nawala sa mundo dahil sa pandemic ay maghihirap ang mundo. Pero Lord, ang mga anak mo ay hindi maghihirap. Dahil sa mga mayama mong turo, at pinangakawakan namin puno ng pag-asa at lalakad kami sa iyong panampalataya dahil yun ang aral na binibigay mo sa amin. Kaya hindi kami manglulumo, hindi kami manghihinawa, hindi kami manghihina, hindi kami mawala ng pag-asa dahil ikaw ang nag-energize nito sa aming buhay. Ikaw ang nag-energize sa aming Panginoon, giving us the spiritual zeal to go ahead and make priorities of our lives according to your word. And that's wisdom. Give us the wisdom of life that we may live richly and abundantly and eternally by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. At imumultiply mo ang message nito sa puso ng mga kapatiran namin. Whatever their meditations or reflections are, it will shed the light to many who are losing hope. Mga nawawala ng pag-asa. Mga dumaraing ng pagkagutom o pagkawalan
nawa ikaw ang kanilang masumpungan sa mga oras na ito na sila ipinamamunik din namin sa iyo. Hindi lang kami pinagpala mo, pati na rin po yung mga hindi pa nakakilala sa iyo na makakarinig nitong watch party o replay ng aming video stream sa Zoom o sa Facebook, ay iyo rin pagpapalain. Ilalapit mo sila sa iyo sa mga salitang kanilang mapakapakinggan. And through our witnessing, through your grace and love. Sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya at pag-ibig, maabot namin sila dahil para sa kanila rin, Lord, ang iyong pagparito at pagkakatubos sa sanlibutan. We give you back the glory, honor, thanksgiving, and praise for hearing us, Father, in the name of our Lord Jesus and with the communion of the Holy Spirit, now and forevermore. Amen. Amen. Praise God.